Alright, this is install Django video. Okay, so nakaraan, ang ginawa natin, nag-install tayo ng virtual environment to prepare ourselves para sa Django application natin. So ngayon, as you can see, nandito ako ngayon sa C Users Daddy Deluxe Desktop Django website, Django Virtual Environment DJVNV. So, kailangan ko lang bumalik dun sa original folder ko, which is yung Django website. So, ang gagawin ko, cd dot dot, and then cd dot dot. So, nandito na ako sa aking original location or root folder, sinasabi ng iba. Then, meron tayo ditong activation na ng virtual environment natin. Yan yung pinakamahalaga. Ano? Minsan may mga packages pala na lumalabas dito. Kailangan natin i-install kasi sa inyo minsan wala pa yung mga ano, install nyo lang, no? Install nyo lang sila. So ano yung mga kailangan nyo i-install is Python. Type nyo lang dyan Python. So ito, kailangan natin to Python by Microsoft. So install nyo lang yan. It's important. Tapos, Python extension pack, kailangan din to. Tapos, Python environment. Ayan, so ito yung mga... Okay, basta anyway, ito, importante to. Kailangan meron ito so that ma-install nito. So, automatically, magre-reklamo yan pag walang ganyan. Magre-reklamo yan eh. Pero, anyway... Yeah, so kailangan nyo lang, i-type nyo lang dyan Python. So, dito yan sa part ng extensions. So kung wala, para ma-check ninyo, type nyo lang dyan Python and then pag lumabas tong Python by Microsoft, i-install nyo lang kagad or install it, right? Then yan, close ko lang din to ulit. Yeah. So again, nandito na tayo sa ating original location sa ating root folder. Mag-install tayo ngayon. No? Mag-install tayo ngayon. So, dun sa module 1.1, meron tayo dun instruction na pip minus v. Okay, so enter natin. Ipinapakita nito yung latest pip version natin. So yung latest pip version natin, saan siya nanggagaling? Sa ating DJ VNV dito. Dito siya nanggagaling, no. So nandun siya sa site packages, siguro nasa lib siya, nasa lib site packages. Asan na yan? Siguro hindi ko dito makikita yan, pero pag pumunta ako sa folder niya dito mismo, makikita natin dito sa part na to. Okay? Sa Django web. Bakit wala yung mouse ko sa ano? Sa OBS. Okay. Ba't kaya nga hindi siya nakikita? Okay, anyway, sa susunod na video, try kong i-edit siya. Alright, so nandito tayo ngayon sa ating Django website. So may pip na tayo ang version niya, no? So ang gagawin lang natin actually is to do a Python minus M ulit, tapos pip install na. Pip install na lang. So pip install and minus minus okay. Pip. Requirement already satisfied. 22.1, 22.1. Okay, so try natin to.
python.exe. Ayan. So, nagbago yung dito natin. Nagkaroon tayo ng pip 3 installed resources. Anyway, so ito na yung version natin, 2.1. Ano ba yung dati? 1.2. So, konting upgrade lang pala, no? So, pagka ginawa natin ito ulit, nag-upgrade na tayo sa 2.1. From 1.2, naging 2.1 na tayo. In my case, pero sa inyo, I think ang madadownload ninyo dyan yung pinaka-latest. Pero you can still do this one para lang ma-update ang lahat. So, clear ko lang or CLS ko lang para ma-clear. Okay, so, ano ko na ulit ito. So, mga susunod na gagawin natin, kailangan natin i-install yung Django mismo sa virtual environment natin. So, may mga steps naman sa 1.3, pwede kayong sundan. So, ang una natin gagawin, apart from this video sa 1.3, pwede ninyong sundan, basahin nyo lang. Ang gagawin natin is mag-pip install lang tayo. Pip install Django. Yeah. Para magkaroon tayo ng library ni Django. Kasi sa totoo lang, wala pa tayong laman. Ayan lang yung laman ng packages natin. Pip 2.23.2.1 setup tools. Yan lang yung meron sa atin. So, ang gagawin natin, mag-install tayo ng Django. Pip install Django. Okay? So, hintayin natin siyang matapos. Kailangan dito meron kayo talagang internet. Or else, hindi nyo siya magagawa kasi kumukuha muna tayo ng package. Pagkatapos natin kumuha ng package, that's the time na wala na tayong, hindi na natin kailangan ng internet. So, hintayin lang natin siya matapos. Pag lumabas na to yung ating prompt, okay na, tapos na tayo. So, ito yung mga sinave niya. Na packages natin. Ito yung summary. But, we can always type there pip list para makita natin lahat ng in-install niya. Kanina, meron lang tayong dalawa. Ito lang. Nadagdagan na siya. Nag-Django at nung iba. Ayan. Apat. So, CLS ko lang. Clear ko lang. Yeah. So, susunod natin gagawin is we will try to create our Django project. So, ito type ko lang dito is Django admin start project.